Hello. Ngayon po ay Thursday. At ngayong araw na ito ay papakilala ko po sa inyo si Lucky. Ayan, pinsan ko po si Lucky. Ito po ay ano na, lima po ang panganay niya sa iba't ibang babae. Anyway, dahil naka-home quarantine tayong lahat, ay napag-isipan po namin na mag-cooking show. At ang lulutuin natin ay... Calderobo! Ano ba ang Calderobo? It's adobo na parang caldereta. Oh, sige, explain mo nga. Paano ba ito gagawin? Adobo muna siya. Pabebe! Oh, ito na. So, ang kailangan natin mga ingredients dito, pinsan, is... First, syempre, kailangan natin ang bawang at sibuyas to saute. Mm-hmm. And carrots and patatas. Toyo. Yan, carrots and patatas. Paminta. Ayan. Ikaw ba, paano mo nalalaman na paminta ang isang tao? Depende sa kilo. Amoy. Marami ka namang nakakita ang paminta sa buhay mo, nakilala mo? Madami na. Yeah. Nabahinga ko eh. Ayan. So, yan. May mga nagtatanong sa mga subscriber kung ikaw ba ay single pa. Single? Oh. Sa makabang panako. Oh. So, ano nang ginagawa mo ngayon? Saute ng onion first and then... Pag-translucent na siya. Wow! Ano ba yung translucent? Basta narinig ko lang. Translucent na ang tawag doon. Sunod na ang garlic. Kasi mas mabilis daw masunog ang garlic kaysa sa onion. Oh, ah, kaya. Pero kanina binanggit mo ang pangalan ng lulutuin natin ay ano? Calderobo. Calderobo. Parang bago sa pandinig ko yun. Anong... Bakit Calderobo? Natutunan ko yun sa mama namin. Mm. Kasi siya ay mix of adobo and caldereta. Oh! Fairness, ha? Maiba lang. Ayan. Ikaw ba, kung siyempre binanggit mo na ikaw ay single, ano? Kung maghahanap ka ng boyfriend, ano ba mga qualities na gusto mo? Hindi na ako masyadong maarte ngayon sa lalaki. Basta yung... Bakit dati maarte? Tulay at totoo lang. Wow. Dati maarte ka? Ano bang hinahanap mo dati na maarte ka pa? Yung tipong... Ano? Pang boy next mo. Ngayon pwede na kahit habal-habal boys na lang. Basta mamahalin ka. Masabi lang na meron. Oo, at saka mamahalin ka, no? Yun ang important. Aww. Eh, tanong namin, nakailang ex ka na ba? Seryoso o hindi? Sa hindi seryoso, medyo madami, hindi mabilang. Wow, ganda lang. Seryoso, parang tatlo lang. Ay, bakit kayo nagkaiwalay ng mga seryoso? Eh, kasi, ano eh, hindi ko maibigay yung hinahanap nila sa isang tunay na, aww, alam mo na. Mm. So yun, kaya ako na yung mismong lumalayo. Kasi ayaw kong makipag-umpit sa... Wow! Napaka-responsable naman. So, may sabihin na dumating ba sa point na naghiwalay kayo? Mabango ah. Oo, mabango ah. Pinya talaga siya. Hmm. Dumating ba sa... Sabi nga ni Ate Nadia Montenegro, always cook with a heart. What? And? So, sunod din natin yung chicken. Ah, chicken. Yan. Para... Ma-antaw. Mabango siya. Ano? Mabango? Sa Tagalog ay sakutsa. Mabango. At saka mawala yung lansa. Yeah. Yun ang pinaka-importante po mga kapuso. Ano? Mawala yung lansa. So ito nga, pagdating sa physical aspects naman, ano ba yung mga criteria, katangian ng isang lalaki na nagugustuhan mo? Itsura, physical. Noon, talaga naghahanap ako. Siyempre, nang medyo pogi, yung alam mong pwede pang front. Anong kulay ng balat? Hindi ako after sa kulay ng balat. Kasi mas gusto ko nga yung medyo moreno, yung tipong kalbo, yung parang feeling ko bububuin ka. Kasi feeling ko girl na girl ako. Ang mga bad boy ang gusto niyo. Pero ngayon, hindi na ako naghahanap kahit na Chabilita Kering. Alam sabihin na? Chabilita. Ano Chabilita? Maliit? Chubby. Ah, kahit. Kahit medyo malaman, okay na yun. Basta mamahalin ka. At saka yung kapag ganyan, yung sinasangkot siya, nakakawala din siya ng lansa. Ng lansa, yes. Oo. At saka para ma-absorb niya yung ano, yung lasa ng tawag dito. Sibuyas. Kasi ang meat, maraming tubig yan. So, kaya natin sinasangkot siya para malesan yung tubig.
feeling niya. Sa ano eh, dito kasi sa Manila, nagulat ako na ang adobo dito, minsan, pinakukuluan lang nila, tapos diretso na yung ano. Ah, pwede pong huwag kayo masyadong maingay. Kasi dito eh, no, may nangyayari pong ganito. Di ba yung adobo dito sa Manila, pinakukuluan lang? Pinakukuluan. Diretso na lahat-lahat sama-sama. Ngayon, nung nakatikim ako ng ganun, iba yung lasa kapag ganun eh. Mas gusto ko pa rin yung ginaganyan, no? Sa Quezon, ganyan tayo, di ba? Masanay tayo ng ganyan. Ginigisa. Ginigisa. Oo. Ayun, shoutout po sa mga taga Quezon Province. Pwede kayo mag-post ng comment dito kung ano ang inyong say sa paraan ng pagluluto ni Lucky. And si Lucky po ay single and ready to mingle. At ilalagay po natin dito sa baba ang details niya, ang kanyang Facebook. Sa mga gusto po ng habibi. Ng mga habibi, ng habibti. Ay, marunong ka daw magsalita ng ano ha, ng salita sa UAE kasi doon ka daw nagtrabaho for ilang years? 2.5 years. Ah, matagal-tagal din. Sa kontrata. Nagkaroon ka ba ng boyfriend na nagkahabibi ka hindi ba doon? Hindi ako nagkamera ng boyfriend doon. Pero maraming friends ng mga Arab men. Nagsishot kami. Ano po? Ayan. Kailangan meron pa ka. Okay, kwento mo naman yung mga ano mga dogs. Ito, describe mo eh. Pakilala mo yung mga dogs natin, Lucky. Ah, oh, gusto niya. Ano ko? Bread. Ay, oh, ikinuha na nga. Ang galing eh, oh. Nakuha na niya. Ito po ang aming Pomeranian. Pomeranian nga ba ito? Ah, Pomeranian niya. Ang pangalan po niya ay si Chanel. At yung isa naman. At yung isa naman po, maliit. Ang aming Pomeranian princess style ba ang tawag dyan? Thai. Thailand. Sa Thailand yan galing eh. Ay... Imported yan si Gucci. Gucci. Gucci! Wala, busy. Plado. Bet niya ang ano. Kung magiging aso ka daw, Lucky, may nagtanong ano? Ang bilis may nagtanong. Anong aso ka daw at bakit? Labrador. Ha? Bakit Labrador? Malaki yun. Bakit Labrador? Kasi feeling ko pag Labrador, malaki lang siya pero loving. Ah, kaya labano. Love it, Labrador yan. Yun yung nagsimula. Yung Labrador. So ayan, nakikita po natin na medyo watery pa siya. So after po niya, pag medyo iga na. Ano po yung iga? Hindi po yun naman sa Manila. Tuyo na. Tuyo na. Wala na siyang masyadong tubig. Lalagay na po natin ang salt and pepper. Bango siya. Molded tape. And a little bit of soya sauce. Siguradong-sigurado po kayo na lutong-luto talaga kapag ginaganito. Ano? Sa mga tatlong naging serious relationship mo, sino ang pinakang hindi mo makakalimutan? Still, magkaibigan kami. Kaya ba kayo nagkahiwalay? Kasi nagkapamilya na siya. So yun. Sa kami. Mga tingin mo, mga magkano nagastos mo sa kanya? Malaki-laki ba? Hindi naman, kasi ano, tamang computer lang siya nun din. Ngayon kasi ang kalakaran, motora na, mini na. Mahal na. Yung na, carry na pag meron kang pang computer. Ayan, tumatahol na yung si Gucci. Eh, papakita natin si Gucci. Ano? Ayan po si Gucci. Ano ka idea kayo? Ano gusto ko yung tinapay? Gusto pa uli. Gucci! Yan po si Mahalia. Mahal yan. Mahal po kasi yung asong yan. Paano ka natutong magluto naman, Lucky? Yan ang mga tanong. Napapanood silang sa mama ko pagluluto. Kasi ang mama ko mahilig din magluto siya. Si Aling Emma nang gigingan. Ano po siya? Kilala po siya sa ganyangan sa pagluluto at sa pag... Mamasa ng... Macho! At kalaro po niya ang nanay nito. Si Erica. Erika, tingin ko naman! Si Erika, si Erika naghanap din ng boyfriend, ha? Ayun na, ilagay mo ano yan? Pepper. Ah, pepper. Ikaw ba, anong gusto mo sa pagkain? Manghang o? Ano? Tama lang. Bawal masyadong kasangan kasi ang pamangkin hindi ko makain ng manghang. Alam nyo, pambihira itong quarantine na ito, ano? Kung kailan ho kami na-quarantine, doon ho kami para may birthday party everyday. Nagbibiroan kami yun, no, na baka tumaba tayo, di ba? Ayan, syempre, alam mo naman, mga Pilipino, no? I mean, talagang mahilig kumain ng mga Pilipino. Kaya yung mga nanonood ngayon, ano bang pinagkakabalahan ninyo habang kayo po ay naka-home quarantine?
Anong advice mo dun sa mga kapuso natin na ano na natakot sa COVID? So, yun lang po. Sundin po natin ang sinasabi ng ating gobyerno, ng mga namumuno sa health, na lagi maghugas ng kamay. At uminom ng vitamin C every day. Para every day, okay. Pwedeng mo din. Ayan. Pasasya na kayo kung ba't maingay ha? Kasi po, nag-ano sila yung nag-grocery uli. Ayan. So, naglalagay po sa refrigerator. Ayan. Parang talaga yung nag-iingay yan po si Erica. Ano tawag mo kay Erica? Erica Ibangbang. Erica Ibangbang, ayan. Kasi tinawag niya akong... Anong tawag niya? Waki. Nagwa-waki. Ang laki na kaiba nung waki na sa laki. Nagwa-waki pala sila. Oh, ayan, oh, medyo ano na, medyo iba ng kulay na. Ay, ang taray naman ang nalagyan ng tuyo mo, ha? Ganun talaga po yun. Pag medyo nakakaangat-angat, umiiba. Kasi, pag mahirap-hirap, tamang pouch lang. Kayang to. Kasi wala naman po tayo sa probinsya. Ayan. Na tamang pouch lang at sisigaw lang sa tindahan ng kailangan mo ng toyo. Bago talaga to, no? Kaya sa mga nanonood po, at for more, kapag nagustuhan niyo po itong episode na to, sabihin niyo lang sa comment box at gagawa pa kami ng ibang mga pagkain. Ay, isa naman interview mo. Baka sa mga susunod na panahon, magkaroon na kami ng cooking show talaga. Iba-ibang mga mag-i-invite natin na magluto. Yes, Jo! Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin? Ano raw yung Calderobo? Ano raw yung Calderobo? Pero ito lang daw yun ng nanay namin. Ah. Pinawag ng Calderobo. Calderetang adobo. First time din namin itong matitikman mamaya, kaya may food tasting tayo. At sa labas po ng Shopwise, may nagbebenta ng face mask halagang 45 pesos. Mahal na. Ano yun eh? Tumulugaw na po siya. Yun yung tela. Eh, kapag tela po, hindi po siya advisable. Ang pinaka-the best pa rin po is, lagyan nyo ng tissue, doblehan nyo ng tissue, o kaya yung talaga mga face mask, mga surgical mask. Bukas ang activity naman natin ay magpapaligo tayo ng aso! Ibablog natin! Akala ko po ba mayaman kayo? Bakit wala po kayong can opener? Ay, nalimutan lang po sa kapitbahay ng hirangan. Meron tayo niyan! Ah, meron ba? Ay, ito yung kaming can opener, oh. Martilyo. So, ang salary po doon, kaya nasira agad ay si Erica Ikangpang. Yan, pakita mo. Yan, may kasalanan. Uy, Erica, tumingin ka naman. Nagagalit yung mga subscriber. Parang sasabihin nila, suplada ka daw. Eh, ito, ikwento natin. Si Erica po ay nakipaghiwalay sa kanyang boyfriend. Ikwento mo, ano? Malungkot po ang aming ate Erica Ikangpang ngayon. Sapagkat siya po ay parang si Jennifer Lopez nito. Broken heart girl. Ano po? Bakit? Sapagkat ang kanya po ba na naging boyfriend ay may asawa talaga. So yung pong boy net, bumalik na sa tunay na asawa. Kaya ang aming Erica Ikangpang ay malungkot po sa kanya. So shoutout din po dyan sa mga nagbabala. Available po sa Epic Erica Ikangpang. Pati kita mo naman sa ate Erica Ikangpang. Mukha po siyang Bombay. Single. Oh, paano mo nalaman na may asawa? Sinabi po sa akin nung pinkan po. Ay, nung ano po, nag-aminan po kami na tungkol po sa about ex po. Ganun. Nag-aminan daw sila about the ex. Tapos nalaman mo na, ano, na may asawa na, ano. Okay. Ikaw lang nakipagkalas o siya? Siya po. Ah, ayaw mo sana makipagkalas. Kasi mahal niya. Ano? Kasi mahal mo? Mahal mo ba? Ayaw mo makipagkalas sa kanya kahit nalamang may asawa na siya? Opo, kasi ayaw naman. Nung una po, ayaw niya po din sa babae. Niloko din. Ay, bakit na bumalik doon kung niloko siya? Wait, babe! Batura, Erica! Ay, basura ka na, Erica! Dali! Ay, may kagap siya ng basura!
Lalagay na po natin ang carrots. Ano ba yung sustansya makukuha sa carrots? Carrots pa, hindi cake. Ano yung sustansya makukuha dyan? Ano ba makukuha ang sustansya dito sa carrots? Ano nga bibang carrots? Tanong, i-google mo nga, i-google. Wow, pampalinaw na ng mata. Oh, para din po pala siyang kalabasa, pampalinaw ng mata. Tsaka ano yan, Vitamin C. Vitamin C. Tsaka yan yung pampabilis. Oh, kasi yung mga rabbit, mabilis eh. Masyadong malapit ang pes ko sa camera. Ilalagay ko na po ang patatas. Napansin lang ng mga viewers, meron kang tattoo. Ano yung tattoo na yan? Ito po ay pangalan ko and pangalan ng aking one and only son. Ilmas at saka Lucky. Nabanggit mo na rin naman yung son. Paano nangyari? Nagkaroon ka ba ng asawa? At siya po ay, ano, gift from heaven. Actually, ang tatay niya po ay taga Blooming Tree. Ito madali. Paano nangyari yun? Napadar na kanilang bahay. Padar na Chinese General Hospital. 2010, umuwi na ako sa amin. At 2009, umuwi na ako sa province namin sa Quezon. Kasi nga, kailangan ko ng mga anak. Yung aso, nasagot eh. Blahan, sorry. Tapos, sa kasamang... Sa kasamang palad yon, hindi na pa ako nakabalik ng Manila. So, yon. Sa Quezon na lang po ako and then... Doon ka nag-labor? Doon ako na. Ilang oras kang nag-labor? 8 oras eh. Tagal. Tagal-tagal? Masyado ito yung kaya kasi medyo malapit ako. Si ano, anong message mo dun sa ex mo na nang iwan sa'yo? Sana masaya ka, pero stay pogi pa rin. Friend pa rin kami sa FB. Wow. Paano pa nag-message siya? At gusto niyo po kumuha ng home credit, pwede siya. Wow! Doon siya nagkatrabaho? Ayan. Luto na ang ating patatas at carrots. Maglalagay lang po tayo ng very sweet na liver spread. Ay. Para maging creamy ang ating sauce. So di ba po, ang kaldereta, meron din siyang ganyan. Mm-hmm. Yan yung sekreto para maging creamy ang sauce. Pero alam mo dito sa ano, Pilipinas, ang ganda ng kulay ng Rino dito. Ng liver spread nila. Sa abroad? Puti! Sa UAE? Mm-mm. Puti? Puti siya. Sa UAE, ano yung mga pagkain na naging gusto mo doon na kanila? Pamatayan nilang biryani. Ano yun? Chicken biryani. Ano siya? Rice siya, na may chicken, na may mga gulay-gulay din. Kung saan ay traditional ano nila, pagkain. Kumbaga adobo saka, nila yun. Oo, yung parata. Yan ba yung pag pinabintangan, yung parata? Parata niyo. Ayan. Ketchup. Ayan. Which is the usual na ginagawa din, yes, sa caldereta. Ketchup. Or pwede rin, kung meron po kayong tomato sauce, tomato paste. O, sa panahon ng COVID, hindi natin natuloy kanina yun, ano? Ano yung mga kailangan nilang gawin? Pag-iingat? Yun lang po. Lagi kayong maghugas ng kamay, alcohol, panatilihin ang kalinisan. Maligo araw-araw. Huwag na po kayong gumaya kay Ate Erica Ibangbang. Na kami pa ang magsasabi. Kami pa ang magsasabi sa kanya na maligo na. Pero... lagi pong mayroong paalala. Oo, oh, na Erica, ligo na. Alas 7 na. Actually, wala akong masabing naging magandang dulot ang COVID-19. Oh, oh. Kasi unang-una naapektuhan yung mga manggagawa nating Pilipino at ang kanilang pamilya. Pero if there is something positive lang na nangyari dito is nagkaroon ng knowledge yung mga Pilipino na gumamit ng maskara every time na nagkakasakit sila or may sipon sila, gagamit sila ng mask. Hindi po yung maskara ng Jabberwocky, ano? Yung pong maskara ng surgical mask. Maging kultura na natin yun at saka mag-alcohol, di ba? Kapag meron kang sakit. Ay, ang ganda mo dyan. Charing. Maganda rin si Erica, oh. Nakatalikod, eh, oh. The Calderobo. Calderobo. Kita nyo na po ba ang sauce niya, oh? Same like caldereta. Oo. Galing, ah. Mabango-mabango din siya.
Kung sino mas marap magmahal? Arabo o Pilipino? Pilipino, syempre. Sino ang malaki ang puso? Pilipino o Arabo? Malaking puso ay Arabo. Bakit mo nasabi? Pero masarap magmahal ang Pilipino. Paano mo nasabing Arabo? Kasi sa Arabo, sila ang nag-treat sa'yo as in hindi ka nila pababayaan. Galante. Galante sila. At hindi ko malilimutan yung hindi material na yung dinila niya ako sa disyerto. Hindi ka ba kinapahanap? Baka hindi ka na, tapos, hindi ka na pasakayin. Tapos, nagluto-luto kami doon. Ang tawag nila doon ay kebab, yung parang sa atin ay barbecue. And nag-bonfire kayo doon? Yeah. Pwede magsiga sa disyerto. Wala kaming tent, pero meron kaming, piling ko ako si Alad, ano? Princess? Oo. Kayo dalawa lang? Jasmine! Yung, para ako sa Princess Jasmine, kasi meron kaming carpet. Wow! Kayo dalawa lang? Kami dalawa lang. Ay. Sa kanyang Range Rover car. Hindi mo malamig? Pag tag-init, mainit pa rin. Pero pag pa. Yung taglamig, malamig. Doon puso yung mga nag-warm up. Doon yung taglamig kayo? Taglamig. Mostly, ganun sila. Buong pamilya nila, mga anak nila. Tapos after nun, umuwi na kayo? Umuwi na kami. Sa araw. Sa mga Pilipino naman, edi yun nga. Iba silang magmahal. Saka ibang humingi. So, papatikin po natin. Kay Papa Dudut. Alam mo, masarap yan, may kanin. Kanin talaga po, or bread. Kanin, masarap kanin. Oh, sige. Papatikim na po natin kung ano pa ang kulang. Kung kulang ba ito. Hindi, mamaya na, may kanin na. Parang masaya. Diretso na tayo sa may kanin. O, kain na lang tayo, ha? Kaso namin, pero hindi po yan magiging dahilan para itigil po natin ang ating pagtikim dito sa Calderobo. Okay? Ito pong Calderobo ay pinaghalong kaldereta at adobo. Ito yung niluto nila kay kanina na ating pong titikman na. Wow! Parang po inuwan na ulam. Ang sarap! Ang sarap! Must try, napakasarap po ng Calderobo na recipe ni Tita Emma na niluto sa atin ni Lucky. Sarap! Kakalimot ng biyan na! Ikaw naman, anong lasa? Ako lang. Masarap, pero konting madaming sauce. Gusto ko kasi konti ng sauce. Pero masarap. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para mas marami tayong mga kalokohan at marami tayong mga kontensyo at kung ano pong mga pinagagawa sa ating YouTube channel. Habang maingay doon, subscribe!